So, what is up mga ka-osi? Nandito tayo ngayon sa Gapan. At pupunta tayo ngayon sa isang tindahan ng motor na kung saan kung maaalala nyo nagsuli tayo ng gas tank from Shopee na yung binili ko lang ay washer at dumating ay gas tank halagang 100 pesos. So ngayon binali ko sa kanya at di natin siya natagpuan noon dahil wala siya. So ngayon ito lang nagchat sa akin, malungkot daw ba ako? Sabi ko napakalungkot ko. Pupunta daw ako sa shop niya at merong ibibigay sa atin mga kaosi sa panggilid. Medyo malapit-lapit na tayo. So yan o, Gapan City. Tapos kakanan tayo dito. Sana naaalala ko pa. Si yan yung gamit natin mga kaosi. Ayan o, long ride from Hagunoy. Hanggang dito. May piyesta yata dito ha. Oh, dahil sa Pasko. Baka sa Pasko. Ito na tayo kay La Boss Papi. Ngayon lang po tayo nagkita, sir. Papasayahin daw tayo ni sir, mga kaosi. Woo! So ito mga kaosi, nandito tayo ngayon sa warehouse ni Boss Marvin. Pero usually, sa ano siya talaga? Sa Shopee talaga, doon niya siya makikita. Mura yung parts sa kanya, genuine lahat. Sa Shopee yung ilalagay ko yung description link sa baba para promekta na kayo sa tindahan niya. So yun nga, andito tayo ngayon, pasasayain tayo ni Boss Marvin. Ayun oh, may merienda pa oh. Yun oh, yan. Nagchat kasi sa akin, sabi malungkot daw ba ako. Sabi ko, okay ako. Yung pala, bibigyan ako ng St. Peter na. Buko muna. Buko tayo mga kosi. So ito, bibigyan tayo ni Boss Marvin ng RS8 yung version 4.2. Yan. Saka torque drive na assembly, yung steel. Ito mga kosi, yung mga tinatanong nyo tungkol sa RS8, masasagot na natin yan. Gagawa tayo ng multiple vlogs about RS8 4.2 kasi medyo konti yung nakikita ko na extensive sa application itong pulley set na ito. So ngayon, kada gagalawin natin, lalagyan natin kung nag-improve ba o hindi. Kung mas nag-top speed o hindi. So yun, so makakakuha kayo nito sa murang-murang halaga. I-direct ko yung link sa description sa baba. Kay Boss Marvin, ano? Sa Shopee niya, garantisado lahat ng order nyo ron. Accurate. Kung ano yung order nyo, yun yung makukuha nyo mga kos. Tangke, ano? Tangke. Tangke. Tangke na Aerox. Yung tangke. Hindi may iwasa kasi misa yun. Pagka, at pala, hindi ko na binalik yun. Pagod ang pagod ako. Init lang nun. Tapos sobrang traffic pa nun. So ayan, naawa sa atin si Boss Marvin. Isang taon na ngayon kasi nung nagpunta ka noon, November 20 yun, birthday na anak. Oo, yun nga, birthday na anak mo yun. Nag-text ka sa akin. Ala, ano? Yun, miss mo yun. Okay, Sabado, birthday, kaya sabi ko, hindi ko pupunta. So ayan mga kosi, di na tayo sad. Ayan o, happy na tayo. Ayan o. Tsaka itong torque drive by Marvin Motor Parts. Ito tayo ngayon sa ating NMAX version 2.1. Ayan, yung panggilid, kalas na. At ito ang ilalagay natin ngayon, mga ka-Ossi. Parang familiar kayo sa mga brands natin ngayon. May Speed Tuner, may Sun, may JBT,
RS8 4.2 RS8 torque drive na steel, and then brand new na 2DP belt, tsaka yung ating trusty MacTech from Effect Tools. Kung hindi dahil dito, mahirapan tayo sa pagtotono ng ating CVT. Kaya maraming salamat Effect Tools sa pag-sponsor nitong MacTech USA. Available to sa Shopee niya, mga ka-osi. So, nasa description yung link. So, dito man lang sa vlog na ito ay magkabati-bati sila. magkakaroon sila ng cooperation dahil ilalagay natin dito sa ating CVT. So, ayan. Darating din ang panahon at magkakaayos-ayos ang mga magkakaaway. Ang magkaaway, ipagbati. Ay, gumit na ka at huwag kumampi. So, itong RS8 4.2 natin ay galing sa Marvin Motor Parts. Ayan, salamat Boss Marvin. At mabibili nyo itong RS8 4.2 at itong torque drive at marami pang iba sa Shopee din. Ilalagay ko yung sa description yung link ng Shopee page niya. So, itong RS8 na to, pinagkaloob sa atin ni Boss Marvin, tsaka itong torque drive na steel assembly, tsaka itong 2DP belt ng Yamaha na bago. Itong JBT na center spring gagamitin ko, 1000 RPM, 1200 na clutch spring ng RS8. Ayan, RS8, 1200 na clutch spring. Ayan. Speed tuner belt tayo, and then regroup ng SST. Ito kasi wing belt to, mabigat. Iyang to sa ating NMAX version 2.1. Dito tayo nag 130, mga ka-osi. Then sun lining ang gagamitin natin. Noong kasi stock lang, pero ngayon nag-decide ako na sun lining ang gamitin ko. Ayan. Okay na okay to para sa akin. Ito rin yung gamit ko kay Ocean. Sun lining. Itong RS8, mamaya i-discuss natin to. Dito muna ako magpo-focus sa torque drive. Okay, mga kosi. Unbox natin itong torque drive. Wow, unboxing patuloy tayo ngayon. Yun, oh. Bagong-bago. Woohoo! RS8. Then, dito sa groove, tingnan natin kung saan nakalagay. Ganito kasi si RS8. Dalawa yung version niya na groove. Isang medyo pahiga, yan o, slanted. Tapos yung straight. Pero dito ako sa straight maglalagay, mga kaosi. Usually, lagi akong straight. So, huwag nyo agad isasalpak, mga kaosi. Tingnan nyo muna kung saan nakalagay na groove. Then, i-re-regress ko ulit siya ng Maxima waterproof grease. Available dito sa M-Power, sa Giginto and Malolos. Sa Shopee din, meron sila. Pati itong JBT. Kay Papa Mon. Shout out, Papa Mon. Itong RS8 kay Boss Junar. Salamat sa mga technology mo, Boss Junar. Okay na okay din. Ngayon, matatry ko na talaga to. Ta marami tayong gagawin dito, mga kosi. So, ito yung gagamitin natin. Yan, oh. Angat, oh. Yan. So, ito gagamitin natin. Brand new. Tabi muna natin. Hindi ko alam kung dual angle tong steel nila. Pero parang hindi. Pero yung ano, yung pulley niya is dual angle talaga. Mararamdaman mo yung slant niya. Okay, so i-degrease ko muna and then i-re-regrease ko ulit. Okay, tanggalin natin yung mga pin. Tatlo yan. Yun. Hugot. Yun. Tapos, tanggalin natin yung grease na nakalagay. Kasi papalitan ko siya ng Maxima waterproof high temp grease din. Yan, nalinis na natin yung torque drive. See to it na walang residue.
ng dating grease. Yan, malinis na malinis. You know? Ganda nito, flat na flat. Yung sa stock kasi, malaki bukol niyan. Ito din, ah. Kaya maganda yung magiging performance ngayon natin. I-lube natin yung itong oil seal. Kasi tuyo yan. So dapat lubricated yan bago nyo ipasok sa male torque drive. Kasi pag pinasok nyo yan na tuyo-tuyo, masikip na masikip yan. Pag pinwersan nyo, masisira yung labi ng oil seal. Ayan, so konti lang naman para maipasok lang dito ng mas madulas ng konti. Ayan, oh. Woohoo! Tapos, sa straight natin lalagay. Okay, i-lube nyo na rin itong pin. Ilagay nyo lang sa gitnang ganyan. Ayan. Then, nakagitna siyang ganyan. Tsaka natin, lagyan ng grasa yung groove. Dito man kailangan sobrang napakarami. Pag bibili kayo ng bago na ganito, inspect nyo muna, huwag nyo muna agad ikakabit. Kasi pagkakonti ang grasa niyan, maring masira agad. Lalo pagka siyempre yung mga na-stack na matagal, isang tuyo na yung grasa. O kaya wala talaga. Dapat may grasa yan. Ayan. And then, i-lube din natin to ng konti para sa O-ring. Hindi kailangan sobrang dami. Kasi pagka umikot ito, lalabas yung grasa pag sobrang dami. Ayan. So, nailagay na natin agad. Kasi na-lube. So, pag kami tumagas dito ng konti, is understandable. Kasi yun yung excess na grasa. So, mas... Kangina medyo masikip siya, ngayon ang luwag na niya. So yan, normal yan na lumalabas yung iba dahil nga sa excess yun nung nag-lube tayo kanina. Tapos dito, lagyan din natin, syempre. Mukhang sa torque drive pa lang, ubos na oras natin. Ah. Ganyan kasi ako mag-set mga kausi, hindi lang salpak ako ng salpak. Dito tayo ngayon sa clutch spring natin. Ang recommendation ng RS8 is 1200 clutch spring. Papakita ko 'yan lahat para sure tayo. Setup 'to eh. Kailangan detalyado talaga. Ito ang tunay na walang anumang hocus pocus dahil nakikita nyo lahat ng proseso. Hindi nag-i-skip ng set. Ayan. So, lagay natin. Para malinaw na malinaw, di natin yan puputulin. 1,200 to na clutch spring ng RS8. Sa saan nakalagay, oh. So, ayan. See to it na nakapasok kasi pagka yan, hindi nakapasok. Pagka, ayan, nakaganyan lang, kagaya nito, bibitaw yan. Kailangan ganito. Ayan, oh, pasok talaga. Pagka ganyan, bibitaw yan mga kosi. Kaya dahil nakapasok. Yan, no? Tapos, sarado natin. Yan. Itong clip, mga kosi, dapat nandito sa loob. Wala dito sa labas. Ayan. Kasi pag nasa labas yan, pag umiikot ng mabilis yan mga kosi, may tendency bumitaw. Pero pag ito sa loob, ganyan, nasa loob ng bilog, hindi yan na basta-basta kakalas mga kosi. Yun o. Yun o. Yun o. Ayan. Buo na ang ating clutch lining assembly. Then, so, ito ang ating center spring na JBT, 1,000 RPM, kitang-kita. Ilalagay natin dito. Yun, oh. So, ayan. Tapos na tayo sa torque drive assembly.
And then lalagay natin yung bell ni Mickey Maso. O, di ba? Bati-bati sila diyan, no? Dito man lang. Magkabati-bati sila. JBT, Sunlining, Arisate. Oh, di kaya mag-away-away to sa loob ng aking CBT. So, dito naman tayo ngayon sa ating pulley set. Yun, no? Yan. So, ang recommendation niya na washer is 1.5. So, ito pala yun. 1.5 na to, I think. So, ito na mismo yung ilalagay natin pareho. Kompleto na pala to. And then, ito ang pulley. Yung isa, medyo angat yung ramp. Yung isa dulo. Dito ako maglalagay na mabigat. And then, dito ako maglalagay na magaan. And then, pag na-top speed natin, pagbabalik na rin natin kung ano yung mas magiging okay. So, kung saan dumulo, o di, doon tayo. Diba? Yan. Dual ramp to. Ayan, o. Nararamdaman ko talaga yung pagkakaiba niya. O, same. Same to. Same. Ayan, o. Makita nyo, magkaiba ng liwanag, o. So, ayan, mga kosi. Ang lalagay ko ditong bola is 63, 12, tsaka 9. So, ito yung 12. Ito kailalagayin sa long ramp. Yan. Yan. 12. Tapos 9. Yung ramp na mas mababaw. Yan. So, kaya luma muna yung nilalagay ko. Kapag ka nakuha ko na yung tamang timpla, bibili ko ngayon na quality na bola. Tapos, yung patangay niya na 1.5 na washer. Yan, no? 1.5 na washer yan. Itong torque drive assembly with 2DP brand new belt. Okay, lagay natin. Excited ako dito. Yun. Sobrang excited ako dito. Yung bell ni Mickey Maso. Okay, mag-aaway-aaway dyan. Magkasundo-sundo kayo dyan. Okay, nilagay ko pa rin yung washer niya. Makapal. Okay, barilin natin ng MacTech. Start natin, mga kosi. Naikabit na natin. Medyo tumagal tayo dahil sa pag-setup. Pero yan muna sa ngayon. At update ko kayo. Medyo i-break-in ko muna yung belt niyan. So yun mga kosi, siguro hanggang dito na lang muna. Always ride safe. Peace.